Paano kung buhay ng mag-ina mo ang nakataya? Papipiliin ka ng doktor. Kung buhay ba ng anak mo yung pipiliin mo o buhay ng asawa mo, sino yung pipiliin mo? Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay at nangyari ito kung saan ipinanganak yung asawa ko sa isang baryo sa probinsya ng Leyte. Hello sa inyong lahat. Tawagin na lamang ninyo ako sa pangalang Lester. Nakasalukuyang naninirahan dito sa Maynila. Itong kwentong aking ibabahagi sa inyo ay nangyari ilang taon na rin yung nakaraan. Noong mga panahong ito ay bagong mag-asawa pa lamang kami ni Veronica. Tubong Leyte siya, kaya naman noong nagbuntis nga siya ay umuwi na muna kami sa kanilang probinsya. At dahil sa wala pa kaming bahay, kaya't pansamantalang nakikitira na muna kami noon sa poder ng kanyang mga magulang. Dahil nagpresenta rin kami sa kanyang mga magulang, na doon na muna kami tumira at saka na lamang raw kami lumipat. Kapag nanganak na rin yung asawa ko, may kalakihan kasi yung bahay ng mga magulang nito. At meron pang tindahan sa may harap. Sinabi nga ng nanay ni Veronica na kung gusto namin ay buksan raw ng asawa ko yung tindahan dahil nakasara na nga po yun. Nang sa ganoon daw ay hindi naman maburyo yung asawa ko. Hindi kasi ito sanay na walang ginagawa at hindi kumikita ng pera. Kaya naman hindi na nga nagdalawang isip na tanggapin ng asawa ko yung tungkol sa alok ng kanyang ina. Habang nagtitinda yung asawa ko ay kumakayod naman ako sa pagtatricycle para makaipon kami ng panggastos nito kapag nanganak na ito. Kadalasan nga'y inaabot na ako ng alanganing oras habang nagbabiyahe ng tricycle. Tuwing uuwi naman ako ay parati kong dinadala ng pasalubong yung asawa ko. Kapag nauubos naman po yung paninda nito, ako na rin yung namamalengke. Hindi ko talaga siya hinahayaan na lumabas pa ng bahay at baka mapano pa nga po ito. Ingat na ingat ako sa asawa ko noon dahil panganay nga po naming anak yung kanyang dinadala. Bakit ang aga mo naman yata magbukas ng tindahan? Madilim pa, dapat nagpapahinga ka pa. Minsang sita ko sa aking asawa nang magisnan ko nga siyang nagbubukas na ng tindahan. Eh kasi nalimpungatan ako at hindi na ako nakatulog. Sayang naman kung may bibili din ng kape. O baka merong bibili ng maaga pa ng kung anong pangangailangan. Kaya nagbukas na lang din ako ng tindahan. Tugon naman po nito sa akin. Habang ipinagpapatuloy yung pagtanggal ng mga pansarado ng tindahan. Dapat hindi ka muna nagbukas. Ang dilim-dilim pa ng paligid. Baka mamaya niyan meron pang aswang na bumili sa'yo dito. Pagbibiro ko pang wika na ikinatigil naman niya at napatawa. At nagwika ito. Na mas maganda daw kung aswang yung bibili sa kanya para buena mano. Pampaswerte o mano yon. Sira ka talaga. Sambit ko naman at tinulungan na nga siyang mag-ayos ng mga paninda. Nang malapit na akong matapos sa pag-ayos ng mga paninda ng asawa ko, ay nasipat ko ang isang matandang lalaking nasa hindi kalayuan. Nakatingin ito sa gawin ng tindahan at tila ba titig na titig po ito. Nasipat ko pang may hawak-hawak itong kahoy na sa aking tingin ay ginagawa niyang tungkod base nga sa nakikita ko dito. Mga nasa 80 na po yung edad ng matanda kung titignan ko. Talagang kulubot na po yung kanyang mga balat at medyo kuba na rin. Nang magtama nga yung aming paningin, ay napakunot na lamang ako ng aking noo dahil nakikipagtagisan ito ng titig sa akin. Kahit medyo madilim pa yung paligid, ay kitang kita ko nga talagang hindi ito kumukurap. Natigil lamang yung pakikipagtagisan ko ng titig doon sa matanda. Nang tawagin ako ng asawa ko
at nagwikang nakapagtimpla na raw siya ng kape. Kaya't bilisan ko na lamang daw yung aking ginagawa. Bago nga ako lumapit sa asawa ko, ay tinapunan ko pa ulit ng tingin yung mga matatandang nakatingin sa akin. Ngunit nung tignan ko nga po ulit, ay wala na ito sa kanyang kinaroroonan. Nagtaka man ako ay hindi ko na lang din pinansin. Baka kung sinong kapitbahay lamang namin yung matandang yon. Hindi naman kasi masyadong liblib yung lugar namin. Kaya marami na nga rin yung mga bagong salta. Sino ba yung tinitignan mo doon sa may labas ng tindahan? Ah, wala. Akala ko lang may taong naglalakad at bibili sa tindahan natin kaya tinignan ko. Pagsisinungaling ko pang tugon sa kanya. Ganoon ba? Maiksing tugon lamang po nito at humigop na ng kanyang kape. Matapos yung araw na iyon ay hindi ko na nga muling nakita pa yung matanda. Naisip kong baka nagawi lang siguro yon sa baryo namin kaya naroroon sa may tapat ng tindahan ng mga ganong oras. Isang gabi, medyo sumama nga yung pakiramdam ng asawa ko. Sinabi ko na nga sa kanyang magpahinga na lamang at ako na lamang yung magsasara ng tindahan. Ako na rin kasi yung nagbubukas sa madaling araw kung minsan. Dahil aayusin ko rin yung gulong ng sasakyan. Medyo nasira po kasi ito nang nagpatid sa liblib na lugar. Tumango nga siya at nagpahinga na nga rin. Naisip kong kabuwanan na nga ng asawa ko kaya may mga araw na masama talaga yung kanyang pakiramdam. Nung sumapit na nga yung mga alas 10 ng gabi, ay nagsara na nga ako ng tindahan. Nang magising ako mga alas 3 ng madaling araw. At bumangon ako. At iniwan pa nga yung asawa kong mahimbing na rin po yung tulog. Napagpasyahan kong magbukas na nga ng tindahan. Dahil kahit anong pilit ko sa aking sarili na matulog na muna, ay wala namang nangyayari. Matapos kong magbukas ay nagtimpla na nga rin muna ako ng kape. Habang nagkakape na ako, ay nakarinig ako ng mahihinang tunog. At para yung kutsara na marahang tinitiktik sa plato. Noong una ay hindi ko naman pinansin yung mahihinang tunog na aking naririnig. Ngunit habang tumatagal ay nakakarindi na rin sa tenga kong pakinggan. Kaya naman hinanap ko na nga kung saan ang gagaling yung tunog na aking naririnig. Sa katagalang pakikinig ko ay napagtanto kong doon yun ang gagaling sa kwarto namin. Naisip ko nga noon yung tungkol sa sinabi ng kapwa driver ko ng tricycle na may nagpapagalagala daw na aswang sa baryong ito at ang balita ay nanggaling daw yon sa Kapis. Natakot ako sa isipin na baka kagagawa nyo ng aswang yung aking naririnig. Kaya naman nagmadali na nga akong maglakad papunta sa aming kwarto. Saktong pagkabukas ko nga ng pintuan ay naging bala ko sa aking nasaksihan. Sa kadahilan ng nakita ko yung isang matandang lalaki na may nakakatakot na itsura at nanlilisik yung mga mata at walang tigil sa pagtuloy yung malalapot at napakabahong laway na nasa may bintana habang inaabot yung tiyan ng asawa ko. Dahil sa pagkagulat at pagagimbal ko, ay napasigaw na nga ako ng aswang. At sa lakas ng pagkakasigaw ko ay nagising na nga rin yung mga magulang ng asawa ko na nasa may bandang sala lamang natutulog. Dahil nga nataranta ko ay naisaboy ko sa nilalang na iyon yung aking bitbit na kape. Nay, may aswang! Sigaw ko pa nga at nagmamadali ng tumakbo papalapit sa bintana. At naihampas ko nga doon sa nilalang na iyon, yung aking bitbit na baso. At hindi pa nga ako nakontento dahil sinubukan ko pong sapakin yung aswang na iyon. Dahil bigla pong nangibabaw yung galit sa akin na parang gusto ko po yung patayin. Bagya pa nga pong nahagip ng mahahabang kuko ng aswang yung braso ko noon.
kaya't nabitawan ko na nga po ito. Kahit nanlilimahid sa langis at napakadulas po ng kanyang katawan ay hindi pa rin ako nagpatinag. Pinagmumura ko po yung aswang na iyon at pinagbabantaan kong papatayin. Umangil ng malakas yung aswang bago tumalon sa may bintana at agaran ng tumakbo palayo. Lalabas pa nga sana ako ngunit pinigilan ako ng aking binan at itinuro yung asawa ko. At nung balingan ko nga si Veronica ay nakita ko siyang gumagalaw-galaw at nagsasalita na parabang binabangungot. Hindi pa rin po ito nagigising noon. Mabilis ko nang nilapitan yung asawa ko noon at niyugyog para magising po ito, pero kahit anong gawin kong pagyugyog ay hindi talaga ito magising-gising. Kaya naman yung binan kong babae na lamang yung lumapit at ginising ito. Sasampalin na nga sana nito yung aking asawa ng kanyang suot na tsinelas dahil na rin sa kanyang pagkataranta. Ngunit maagap na pinigilan siya ng aking binan na lalaki. At nagwikang buhusan na lang daw ng tubig yung asawa ko para magising ito. Agad namang kumuha ng tubig yung aking binan na babae. At walang pasabing binuhusan nga nito sa mukha ng tubig yung aking asawa. Tinanong ko nga sila kung para saan ba yung kanilang ginawa. Sinabi naman ng binan kong lalaki na isa umano yun sa mga paraan para matanggal yung orasyong ginawa ng aswang, kaya't hindi nga ito magising dahil may ganun daw pala silang kakayahan. Kaya raw hindi magising-gising yung asawa ko kahit anong pilit pa naming gawin ay dahil daw yun sa orasyon na inusal ng aswang. Matapos ngang gawin yun ng aking binan, ay nagising na nga rin yung asawa ko. Umiiyak pa nga po ito at namimilipit sa sakit. Napamura na ako noon at sinabi sa kanilang hahabulin ko yung demonyong aswang na iyon at pagbabayarin sa ginawa nito sa aking mag-ina. Pinakalma naman ako ng binan ko at sinabing ang mga kapatid at ama na lamang daw ni Veronica ang hahabol doon sa aswang na iyon. Tulungan ko umano siyang bihisan yung asawa ko. At dalhin na raw namin sa pinakamalapit na pagamutan. Sinabi naman ng binan kong lalaki na pupuntahan raw muna niya ang kumadrona para matignan yung asawa ko. Bahala na nga raw yung kanyang ibang mga anak na lalaki na humabol doon sa aswang na iyon. Kagad ngang lumabas ng bahay yung ama ng asawa ko. Samantalang ako naman ay tinulungan na nga yung asawa kong makapagbihis. Makaraan lamang yung ilang minuto ay dumating naman yung binan kong kasama na nga yung kumadrona. Sakto rin yung pagbalik ng mga bayaw ko at ibinalita nila kung anong nangyari sa kanilang paghabol doon sa nilalang. Napapailing na nagwika yung aking mga bayaw na hindi nga raw nila naabutan yung matandang aswang. Napakabilis daw nitong tumakbo papalayo. At napakamot na lang nga sila ng ulo. Maya-maya naman ay narinig kong nagwika yung kumadronang dali na sa ospital yung asawa ko dahil delikado raw yung lagay nito. Ayon pa sa kumadrona, hindi raw niya nararamdaman yung pulso ng sanggol. Dapat maisugod na umano sa ospital sa lalong madaling panahon. At ora mismo nga ay dinala na nga namin sa ospital si Veronica. Halos paliparin ko na nga yung tricycle, makarating lang kami kaagad. Habang tumatakbo yung minamaneho kong tricycle ay narinig ko pang nagwika yung aking binan na mas bilisan ko pa raw dahil dinudugo na nga raw yung asawa ko. At baka abutan umano ng panganganak sa tricycle. Nang makarating na nga kami sa ospital, ay inasikaso na nga kagad yung asawa ko. Kinausap ako ng doktor noon ng masinsinan. At pinapili po niya ako kung sino ba raw yung gusto kong mabuhay. Dahil mukhang isa lamang daw yung kanilang kayang iligtas. Halos panawan po ako ng ulirat nang marinig ko yung sinabi ng doktor.
Nagmamakaawa kong iligtas nila yung aking mag-ina. Pero humingi ito ng patawad dahil isa lang daw talaga yung kaya nilang iligtas at kailangan ko na raw na mamili. Hindi ako makapili ng mga sandaling yon dahil ayokong may magbuwis ng buhay sa aking mag-ina. Kung pwede lang ay ako na lamang yung magbubuwis ng buhay, mailigtas ko lamang yung dalawa. Napasalampak na lamang ako sa sahig at napayoko habang umiiyak na talagang hindi nga ako makapagdesisyon. Kaya't yung nanay na lamang ni Veronica noon yung tinanong ng doktor. Iyak lang po ako ng iyak noon. Makaraan yung mahigit kalahating oras ay binalita na nga sa akin ng doktor na tagumpay raw na nailabas ng buhay yung sanggol. At sinabi rin po nito na ginawa nila ang lahat at parang himala na nakaligtas pa rin sa bingit ng kamatayan yung asawa ko. Kaya't wag na raw akong umiyak pa. Matapos nga yung pangyayaring yon ay lalong tumibay pa yung pagmamahal ko sa asawa at anak ko. Doon ko lang napatunayan na kailanman ay hindi ko kayang mawala sa akin yung pamilya ko. Naging maingat na po ako noon at mapagmatsyag dahil baka muli pang bumalik yung aswang. Titiyakin kong siguradong may kalalagyan siya kung sakaling bumalik pa po ito. Sa awa naman po ng nasa itaas ay lumaki naman po yung anak namin na wala na rin nagparamdam pang aswang. Naging maayos na rin po yung pamumuhay namin noon. At kung ako lang po yung tatanungin ay talagang naniniwala ako sa mga aswang. Pero dito ko na rin po tatapusin yung kwento kong ito at maraming salamat sa inyong lahat na mga nakikinig dito. Paalam.